Hello guys, welcome back to our channel, Dean Vasquez po. At ayun guys, samahan niyo ako guys pag-re-repair at troubleshoot nitong ating tabletop chiller. Ayan. So, natesting na natin yung ano, yung control at may problema yung kanyang thermostat. Siguro nabasa ito. Tapos yung switch niya hindi na rin gumagana. So, bago natin na panda rin isa-isa, so gawin natin testingin muna natin guys yung ano, yung resistance ng compressor, condenser fan motor at saka yung ating blower fan. So mahalaga guys na isa-isa nating matester bago natin ano pa subukan panda rin. Kailangan makita natin na ano, hindi siya shortage, kasi para maiwasan natin yung ano, yung magka-problem yung ating mga parts ng ating unit. Yan guys yung evaporator blower na nabaklas natin. Stock up yan, kaya binaklas natin. So okay pa naman na na-repair pa naman natin. At yan, susubukan natin panda rin, ibabypass natin yung control para makita lang natin na gumagana yung compressor saka yung ano, yung kanyang panmotor. Para isang palitan lang tayo guys, mas masigurado natin na gumagana pa yung lahat ng ating mga motor dito sa ating unit, para hindi isa-isang balit tayo. Bago natin na palitan ng control, sigurado natin ang mother compressor at yung blower fan saka yung condenser fan motor. At ugaliin din natin guys na gumamit tayo ng clarometer para ma-monitor natin yung kondisyon ng mga motor, kung hindi ba siya high ampere. At nakantabay din dyan ang ating manifold gauge para matingnan natin yung pumping ng ating compressor. Ayan, makikita nyo guys. At ugaliin din natin magbasa ng mga nameplate para yung mga capacity ng bawat motor o compressor ay makita natin. Ayan. At okay pa naman yung compressor, ano, pinandar na natin yan, 2.4 yung kanyang amperahe. Ayan. At ang sira dito guys yan, itong thermostat controller saka yung switch. At papalitan natin yan. Ayan, gumagana na rin yung blower dyan sa loob. Ayan, malamig na. Ayan ang ating tabletop chiller. Ayan guys, ayan, okay pa naman yung karga niya, yung kanyang preyong. At ang sira lang talaga dito guys yung ano, yung thermostat control saka yung switch niya. Siguro nabasa ito. Medyo matagal-tagal na rin itong hindi na refer, taon na rin ano. Kaya yun, ito yung pinaka mahirap i-start yung ganito, kaya dapat masigurado natin na okay yung mga winding ng compressor at ang ating mga fan motor dito sa ating unit. Ayan, maraming maraming salamat guys, at shoutout nga pala sa ating team Samahang Motibay at team Humanity. Ayan guys, so pinalitan na natin ang switch, no, bago. Ayan. At papalitan na natin ang controller para masubukan talaga natin kung okay pa yung ating mga compressor at ating mga motor dito sa ating unit. Siyempre guys, yung ano, yung safety palagi ang ating unang isipin dito kapag tayo ay nagpapalit ng mga control at nag-rear wire tayo nito. Kailangan masigurado natin na tama yung ating mga wiring. Saan ba yung need? Yan. At
Susunod naman natin dito yung thermostat control. Ganito na pala. 47 pala guys yung anong to, yung Freon. Ayan, mapagdan natin ang ano ng controller. Ayan. Ang ano lang naman to guys, may diagram naman tong ating controller, so ugali nating sumunod dun sa ano, dun sa diagram dyan mismo sa ating unit. At kapag magpapalit tayo ng control ng ganito guys, tatingnan natin yung amperage, yung capacity ng mga contact. Ayan, supply lang naman 220, tapos yung ating normally open na contact relay at ang ating sensor para sa dito sa ating controller ito. Hindi naman kayo masyadong maliligaw dito guys, maliban na lang sa program nito. Masalimot yung program nito, pero may manual naman. Sunod na lang tayo sa manual para doon sa mga parameter kung paano na paano depende sa application natin. Ito chiller, kaya ano, kaya positive 3 lang ano natin dito ng ating setting, temperature settings. Guys, maraming salamat, ano, sana ay kahit pa paano ay napulot kayo ng kunting idea dito sa ating ginagawang pagre-refer dito sa tabletop chiller natin. So hindi lang ganun ka naibuidyo natin lahat, ano, kasi medyo mahirap yung ano, yung sitwasyon dito sa ating ginagawa, kaya hindi na natin naisa isang video at masyado mahaba yung ano magiging video. Ayan, susunod lang tayo guys pag nagpalit tayo ng mga control na ganito. Siguraduhin natin yung mga sensor compatible dun sa ano natin, dun sa ating mga ipapalit na ano, na controller. Ayan, tapos na at iano na natin to. Ayan guys, natapos na natin yung pagpapalit ng controller at yan, i-start na natin. Ayan, nag-ano ko yung ating controller. May delay kasi to, may delay yun at off delay. Observahan na lang natin. So may mga babaguhin pa tayo dito, pero kunti na lang kasi na i-program ko na rin ito, kaya kunti na lang natin mga babaguhin dito. Yan, yung mapasin nyo, may mga error pa. Yan, pero madali lang naman baguhin yan kasi yung ano, yung ating configuration, may mga ilan pa tayong babaguhin dito, yung mga minimum maximum ng ating temperature settings, yun ang babaguhin natin. Salamat. So may manual naman to guys yung mga controller, at hindi naman tayo maliligaw, basta sunod lang tayo dun sa manual. Ayan, tinitisin na natin ito.